Magandang araw po. Ako po si Nestor Parkonpolo, isang maliit na vlogger at may YouTube channel na Nestor Parkonpolo. Babagay ko lamang po sa inyo na ako po ay may napanood na isang YouTube video ni Kuya Bal Santos Batubang na may pamagat na Vloggers Dispensation Era. Lubos po aking pasasalamat kay Kuya Bal Santos sa Matubang dahil sa pamamagitan ng video nito, siya po ay nagpahayag ng tulong sa aming mga maliliit na vloggers para sa views at subscribers. At patuloy po siya naging inspiration sa aming lahat at hinawak pa niya na kami po ay magpatuloy sa paggawa ng content na may kinalaman sa paglingap sa kapwa. Actually po, noong taong 2020, ay nag-umpisa na pa ako gumawa ng content na may kinalaman sa pamamahagi ng bigas. Subalit, ito po ay hindi ko na ipagpatuloy dahil medyo nahirapan po ako sa pagpili ng tamang recipients. Itong taong 2021, March 28, kami po sa Family and Life Ministry Couple Power Lakas Mag-asawa ay nagkasundo na magsagawa ng feeding program. At ako po ang naging punong abala sa feeding program na ito dahil ako po ang proponent. Bilang patunay, papakita ko po sa iyo ang ilang bahagi ng Vloggers Dispensation na YouTube video ni Kuya Bal Santos. At pagkatapos ay babahagi ko na rin po ang video na ating ginawa noong taong 2020 at nitong 2021. At lubos po aking pasasalamat sa magiging viewers at subscribers ng aming bawat video na ipapalabas dahil tiyak po kami na ito po ay manggagaling sa YouTube channel ni Kuya Bal Santos Marang Matubang at sa lahat ng vloggers na may kinalaman sa paglingap sa kapwa. Salamat, salamat at maraming salamat. Yan, hinahabol ko po kayo sa mga gustong mag-vlog, gustong mag-YouTube. Gabi-gabi po, nag-live tayo para maghatid ng konting impormasyon at magpapalakas po sa ating mga kasamang mga YouTuber. Ang title ko po nga kalingap, Vlogger Dispensation Era. No, panahon ng mga vloggers ngayon, sa panahon po ng pandemya, mga kalingap, ay maraming nagsisilabas ang mga vloggers, no, mga nagbablog. Marami po naglalabasan sa panahon ito ng pandemya. Tama naman po yun para maghatid po ng tulong sa ating mga kababayan. Kasi po, ang dami po ngayong nagugutom. Marami po nangailangan ng ating tulong. Kasi marami po ngayong mga YouTuber po nagbablog, no, na tumigil po kasi talagang napakahirap daw simulan. Totoo po yun, mahirap talaga maging vlogger. Mahirap magpadami ng subscriber. Oho. Gustuhin mo man po na lumago yung channel ta, pero paano, anong gagawin po natin? Sa isang tao po na hindi kilala, na sa isang barangay lang, na sa isang probinsya, magbablog po kayo. Ang hirap po magpaparami. Yung mga artista, mabilis lang, di ba? Minsan nga, hirap din sila. May panahon din, mayroon din mga artista po na konti ang kanilang subscriber. Mayroon din pong ganun. Kasi sila nga po, nahirap din magparami ng subscriber. How much more tayong nasa probinsya lang? Napakahirap. Kaya gustuhin man natin maging vlogger, maging YouTuber, hirapan po tayo paano dami paramihin, paano mag-subscribe yung tao po sa atin. Ito yung mga struggle ng mga YouTuber. Eh kung minsan po maraming ayaw na, maraming nag-back out at sumusuko kasi napakahirap na magparami ng mga subscriber, pati mga views. Huwag lang po tayong sumuko, mga kalingap, mga kaibigan. No? So ito, encourage ko po sa inyo sa mga mayroon ng YouTube, mayroon na silang YouTube channel pero tumigil na at ayaw na talaga dahil mahirapan. Ito po, payo ko po sa inyo, ipagpatuloy nyo po yan. Diyan po mismo sa lugar ninyo, maghanap ka ng mga tao pwede mong tulungan. Marami dyan eh, yung mga pamilyang wala nang makain sa sobrang hirap, matanda po na halos wala nang makain, sila po ang una mong abutin at una mong tulungan. Kung ikaw po ay mayroong pagnanasa po na tumulong, mga kaibigan, deserve mo ay tumulong sa mga mahihirap, magagawa mo po yan. Sa simpleng paraan ng pagtulong, kahit isang kilong bigas, dalawang pirasong sardinas, yung simpleng pagtulong lang po, pwede mo lang simulan sa iyong YouTube channel. Time will come po, lalago ang channel mo at makapag-monetize na po kayo at ikita ka para mas lalo pang
lumaki ang tulong mo. Huwag ka munang tumulong ng malakihang pagtulong. Magpapagawa ka ng bahay, magbibigay ka ng sakusakong bigas, huwag po muna yun. Start ka po sa kilo-kilong bigas, pira-pirasong sardinas, pira-pirasong noodles. Ganun lang po muna. Ang hirap po magsimula sa malaking pagtulong, ikaw po isang YouTuber pa lang. Mabuti kung mayaman po kayo, mayaman kayo. No? Walang taliwala sa iyong pera. Start ka lang po muna sa maliit. Sabi nga, pagka faithful ka po sa maliit na bagay, maging sa malaking bagay po, faithful din po kayo. Yan lang po. Ngayon, sasabihin natin, wala man akong pera, Kuya Bal. Wala man akong pambigay. Gusto ko man tumulong, hindi ko magawa-gawa kasi wala man akong budget. Ito, hamon ko po sa inyo. Kahit po sa simpleng pagtulong, ako po pwede ako makatama kahit yung paunti-unti pagtulong. Bigyan ko ng kalahating kilo, kalahating sakong bigas, isang sakong bigas. I-repack mo ito, ipamigay mo. Then, i-upload mo sa YouTube channel mo. At yung video na po sa YouTube channel, i-upload ko po sa aking Facebook, sa aking page, at sa Facebook ko, para i-promote. Oho, yun lang po kaya kong gawin, no? Bilang tulong po sa inyong mga small YouTuber. Ibigyan kita ng kahit papaano po na tulong. Bumili ka ng bigas, bumili ka ng dilata, sardinas, or noodles. Hanapin mo yung mga karapat-dapat tulungan. Talagang walang-wala po. Then, may YouTube kayo. I-upload niyo po sa inyong YouTube channel. Ngayon po, ipopromote ko naman yung iyong channel sa aking official page, Val Santos Matubang Helping People's Needs, na mayroong 1,600,000 followers. Mga kaibigan, tulungan po tayo. Wait na po yung papunta sa amin. So excited na kung ano, i-edit itong video at i-post para mapanood po ninyo mamaya. Excited ako sa magiging mga comments ninyo. Magandang araw po. Bago pong lahat, may isi-share akong munting kasaysayan kung bakit ako ay mamamahagi ng bigas at kung bakit 3 kilong bigas ang aking ibibigay sa isang hero. So sana po, bigyan nyo ng pansin ang aking munting kasaysayan na ito para maintindihan ninyo kung bakit ganun nga ang gagawin ko. So narito naman sa itas ng aking screen, nandiyan yung munting kasaysayan. So sana po balikan ninyo at basahin para maintindihan nga. Ngayon po ay June 27, year 2020. So magpapadala po ako ng King Serval sa Leyte. So maraming salamat po sa nag-order sa akin ng King Serval na papuntang Leyte. Siya po ay nag-text sa akin na siya ay nasa Makati area. So re-order po yun. So ngayon, on the way na ako papuntang LBC Express para magpadala sa kanya ng King Serval food supplement. Sa araw na ito, June 27, year 2020, atin po ipagpapatuloy ang aking misyon at samahan po ninyo ako para mamigay muli ng 3 kilong bigas. Pag nabasa ninyo ang aking munting kasaysayan at maintindihan ninyo kung bakit ganun nga. So kanina may binisita kong 4 na spots. So wala kong actual na nakita doon na namumulit ng basura, no, okay lang po ng mga lata, bote, dyaryo, bakal. So wala akong nakita. So ang asahan ko na lang po ay yung mga may sasakyan na ano, yung nagpepeder sila o kaya kariton. Yun na lang ang pag-asa ko na para mano sila ma-interview. At pagkatapos noon ay bibigyan sila ng 3 kilong bigas bilang ano na rin, patuparan ng aking mission sa araw nito. So sana po mag-enjoy kayo sa aking munting palabas.
At pakishare na lang po para ganaan ako. Kasi paparami ng mga viewers ko at ang mga subscribers. Nagpapasalamat din ako sa inyo dahil kusa po kayo nagsusubscribe, nagsusubscribe sa akin. Kusa po kayo nagsusubscribe sa akin. Pag napanood ninyo, tuwing napanood ninyo ang aking mga videos sa YouTube channel, lalo na doon sa aking bagong content, ang pamimigay ng 3 kilo bigas sa isang hero. So, papunta na po ako, mamaya na po ulit. Dito po sa spot number 1, negative. Wala nga namumulot ng basura doon. Nakikita ko po ay isang halin na naglilinis. Inuutong yung basura. So, kontak sa spot number 2. Dito po sa spot number 2, ayan, negative. Wala pong nangangalakal. So, kontak sa spot number 3. Dito po sa spot number 3, ay negative din. So, wala pong nangangalakal. Kontak sa spot number 4. Dito po sa spot number 4, ay wala rin nangangalakal. Walang aktwal na nangangalakal. So, ayan po. Ayan. So, sa spot number 5. Sa spot number 5, negative. Wala nangangalakal. Pero yung mga speaker, nakanda ng dinisin ng area. Spot number 6 tayo. Dito sa spot number 6, dami ng basura. Wala pong nangangalakal. So, yan lamang po. Proceed na ako sa LPC. Mamay po muli, salamat. Good morning po, narito na po ako sa sa LBC area, kapila na. So yung una ko nakita ng babae na dapat ay bibigyan ka ng maskin bigas, nakita ko nandito lang pala siya. Hindi ko lang tapos siya. Hola, good morning po. Dito ka mo, pwede mo ano? Dito ka po. Ha? Dala. Dala. Bibigyan kita ng kuan, 3 kilong bigas. Okay lang po sa iyo? Ha? 3 kilong bigas. Nagsasayin ka ba? Tama, wala ka na lang ako. Tapos lang po ang mo. Bibigyan kita ng 3 kilong. Bibigyan kita ng 3 kilong bigas na, Lola. Ano? 3 kilong bigas. Hindi ko kagano ng bigas. Ano po ang kutan mo, ma'am? Hindi, bali at nagluluto. Ah, hindi ka nagluluto pala? Hindi. Bibigyan sana kita 3 kilo eh. Ayun na po. So, paano po? Hindi kita mabibigyan ng ng pera. Ayos lang. So, ito sana oh. Oh? Ito po sana? Ayaw mo? Ha? Sabi lang, hindi ako nagluluto ng bigas ha. Ah, sige po ha. Ah, pasensya na. Atala ko. Ah, sige po. Okay. Susunod, bigyan ka tayo ng kanin. Okay lang sa'yo. Yung kanin. Oh, sige. Ah, ganun ba? Bigyan ka ganito na lang. Bigyan kita ng kanin na may ulam. Okay ba yun? Huwag na. Wala naman. Ah, sige po. Ah, sige po. So, pasensya na po ha. Mamaya, bigyan kita 10 piso. Okay lang mo sa'yo yun. Ah, sige po ha. Pipila lang muna ko dito ha. Tapos magkwento tayo mamaya. Ano? Ha? Mamaya, pag punta muna ko sa LBC, ano? Ha? Lola ha? Bigyan kita 10 piso. Opo, ha? Balikan kita ha. Pipila lang muna ko ha. O, Lola, salamat ha. Opo, dito lang naman oh. Babalikan kita ha. Nakakuha na po ako ng number sa LBC, so number 18 na nakuha ko. So kailangan bago mag alas 12, papalik ako dito sa LBC para mapadala ko ng aking King Serval. So kailangan umuwi ko muna sa bahay para makaiwas sa COVID-19. Iwas muna sa maraming tao. So ingat. So nandito po ako ulit sa area kung saan marapit si Lola. Yung hinihingi niya kanina na 10 piso ay bibigay ko na. So, gagawin ko siyang 50 pesos. Ayan po.
pagtataka ayaw niya sa bigas. Siguro, ano, naiintindihan ko naman dahil ano siya eh, parang homeless. Babalikan ko siya. So, nandun siya sa lugar ko sa akin siya tinuntahan kanina. So, ayun. So, pupuntahan ko na lang. Ha? Tulog? Tulog pala si Lola na. Siguro mamay na lang. Tulog siya. Ibigay ko sa 10 PC. Ay, 50 pesos. Kaya lang tulog na mahirap niya istorbohin. Baka hindi pa natutulog yun. So, ganun kasi mga matatanda eh. Pag matanda na, siyempre sa gabi, gising. So, muli. Good morning po muli. Narito na ako sa highway. Ayan po, galing po yung sa Malaria. Papunta na kaya, way na po yung papunta sa amin. So, excited na kung i-edit itong video at i-post para mapunod po ninyo mamaya o kaya sa araw na ito. O, bago babalik sa NPC at excited ako sa magiging mga comments ninyo sa aming pag-uusap ni Lola na hindi mapakali sa isang lugar. So, gagawin ko na lang po part 2 siguro yung pagkikita namin mamaya. Kasi isa pa, hindi ako sigurado kung magkikita kami mamaya dahil iyak na mga lakal yun at iikot nang iikot doon sa loob ng palengke. Hindi ko naman siya makakausap ng ganun situation dahil siguradong kailangan habulin niya yung mga alam niyang spot. Anong oras at kung saan siya makakuha ng kalakal. So pag hindi ko na-upload na hindi ko kami nakita mamaya. Kapag hindi kami nakita mamaya, at least may abang kayo next week kasi bukas Sunday wala pong transaction sa LBC. So mag-aantay lang naman ako ng mag-order sa akin online. At pag may order sa akin, yeah, siguradong po pabalik ako sa LBC at siguradong makikita ko si Lola ulit. Dahil alam ko na yung kanyang lugar. Dahil kitang-kita naman po na isa siyang homeless. So, siguradong kwan. At tatanggapin niya yung perang hinihingi niya na 10 piso. Yun na nga, di ba? Sabi ko, gagawin kong 50 pesos. Tiyak na matutuwa yun. Pero ang gagawin ko, tuwing pupunta ko sa LBC, alamin ko sa kanya. Kung okay sa kanya yung dalang ko siya ng kanin na may ulam para mas makakatulong sa kanya yung ganong kwan. Yung ganong sitwasyon. Kasi yung 10 piso na pagkain na kanyang binibili, hindi po natin alam kung gaano karami yun. Baka naman kunti na hindi sasapat sa kanya. At yun lang naman kasi ang hiningi niya, 10 piso. So wala naman bibiling 10 piso sa pagkain. Maliban na lang kung yung kanyang bibilan ay paputan niya ng 10 piso at bibigyan na lang siya ng kwan, ng pagkain na sasapat sa kanya. So, hanggang sa muli, abangan po ninyo yung part 2 kung hindi ko siya makausap mamaya. At mag-comment na lang po kayo kung anong naging asal ni Lola sa una naming pag-meet. So, ganoon lang po. Hanggang sa muli. Sa akin pong bagong subscriber at na nag-comment sa aking video, shout out po sa kanya. Siya po si Sir CM Cachero. Sir, maraming salamat po sa panonood at sa pag-subscribe. Dahil yan, masusubaybay mo ang aking mga susunod pang videos. Muli, salamat. Shout out kina Tito Gio at Norma Dayawon. Shout out kina Tito George at Tita Edna Marquez. Shout out kina Tito Chris at Tita Conching Beciril. Shout out kina Tito July at Tita Pina. Siyempre, hindi ko pwedeng kalimutan.
shout out sa aking kabiyak ng puso, Aida Bingayan Polo. Ang mga nabanggit kong pangalan ay mga kasamahan ko sa aming Family and Life Ministry dito sa aming parokya.